14 ng Mayo, Kapistahan ni San Matias Apostol, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Katulad ng pagmamahal sa akin ng Ama, gayon din ang pagmamahal ko sa inyo, manatili kayo sa pagmamahal ko. Kung tutuparin niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pagmamahal ko tulad ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama at ng pananatili ko sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at maging ganap ang galak ninyo. Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pagmamahal na higit pa kaysa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang inuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo ituturing ng mga utosan dahil hindi alam ng utosan kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Itinuring ko naman kayong mga kaibigan dahil ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo at itinalaga ko kayo para matagpo ang namumunga at manatili ang bunga niyo. At ipagkakaloob sa inyo ng Ama, anuman ang hilingin niyo sa Kanya sa ngalan ko. Inuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo at itinalaga ko kayo para matagpo ang namumunga at manatili ang bunga niyo. At ipagkakaloob sa inyo ng Ama, anuman ang hilingin niyo sa Kanya sa ngalan ko. Patuloy na ipinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang malapit na kaugnayan niya sa kanila. Kailangang tandaan ng bawat mananampalataya na si Jesus ang tumawag sa atin bilang mga alagad niya. Mula sa ating magulang ang pagpapasya para binyagan tayo at maging Kristiyano. Ngunit kailangang magdesisyon tayo at patuloy nating piliin ang pananampalataya kung saan tayo inakay ng ating mga magulang. Tungkulin ng bawat magulang na tugunan ang espiritual na pangangailangan ng anak. May tungkulin ang mga magulang na akayin ang kanilang mga anak sa pananampalataya sapagkat makatutulong ito sa mga bata na maging mabubuting anak ng Diyos. Isang malaking pagkakamali kung pababayaan ng magulang na lumaki ang mga anak na hindi nakakikilala sa Diyos. Kung maaakay man ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pananampalatayang Katoliko-Kristiyano, dahil ito ang kalooban ni Jesus sapagkat hindi tayo ang pumili sa Kanya. Sa halip, Siya ang pumili sa atin. Ginagawa ito ni Jesus sa pamamagitan ng pag-uudyo sa budhi ng tao. Sa tulong ng Espiritu Santo, ibinibigay sa atin ang paghahangad sa Diyos. Pagsasagawa. Araw-araw ka magpasya na manatili sa piling ng Diyos sa lahat ng oras.